What's up guys, it's me again, Papa Ado, and welcome back to my channel. So for today's video guys, sasabihin natin ang honest review ng stay namin dito sa La Carmela de Boracay sa Boracay Station 2. So ayun nga guys, napusuan namin dito sa La Carmela magstay dahil hindi namin afford sa Henan. So yun yung isa sa mga main reasons. And then, syempre napili na namin si La Carmela dahil syempre nung medyo pausbong yung edad ko, yung mga bandang 13, 14 or 12, lagi siyang nababanggit ng mga artista sa TV, especially nung nanonood ako ng Showtime. Yeah, so lagi nababanggit ni Vice Ganda, thank you po sa La Carmela ganyan kasi dito sila nagstay ganyan. So ayun siya, kasi nagsakto din nagkaroon ng promo si La Carmela. So ayun guys, in-avail ko is 3 days, 2 nights. And then, since naka-promo sila, ang bayad ko lang each person is 1,050. So ayun, dahil 3 days kami dito sa Boracay, 4 days, 3 nights kami dito sa Boracay, dahil Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Since ang count ng hotel is, for example, dumating kami ng Wednesday. So, ang first day namin is Wednesday, Thursday. So, one yon. And next naman is Thursday, Friday. So, second yon. So, etong Friday, Saturday, ito yung pangatlong araw namin. Which is, yung promo nila is, ang babayaran nyo lang is 2 days ng stay. So, yung pangatlong araw is free. Diba? Sobrang bong ganon. Dahil, ayun, free nga siya. So, ginrab ko na tong opportunity na to. Dahil, bihira yung mga ganitong promo. And, ito ang pinakapasabog. Dahil, free breakfast for 2 days. So, diba guys, saan mo pahahanapin? 1,050 each person. Tapos, ayun na nga, dahil complete yung package nila. May free breakfast ka na. And may free ka pa na one day na stay dito. So, bali ang nagastos ko dito sa hotel is 8,400. Which is good na din kasi it's a good deal kasi it's 3 days, 2 nights. Diba? That's pretty awesome. So actually, this is our third day now and we are about to go back in Manila na in a few hours. Kasi it's, I think, 11:30 p.m. na and our flight will be 10 a.m. So ayun guys, kailangan namin gumising ng maagang maaga dahil tatawid pa kami ng dagat. And then, syempre, diba, ang golden rule sa airport or basta may flight ka is 3 hours before your flight, dapat nasa airport ka na. Mas maganda yung nandun ka ng maaga para ma-check ka ng maayos. Ganyan, hindi ka yung naghahabol sa oras at hindi ka maiiwanan ng eroplano at hindi ka mapipilit kang mag-rebook. So, ayun! And then, ipapakita ko na sa inyo ang ating room tour. So, I don't know if anong tawag dito sa room na to. Kasi it's for 2 people. Ayan. So, ayan yung main door. Wow, pa-main door. Tapos, na-amaze ako kasi card siya. Ang lakas makasogo. Char! Sogo, char. Di pa ako nakapasok doon. And then, next naman is yung towel nandito. Use towel na to dahil ito yung ginamit ko dito. Ayan, may pang-hanger din sila. And next naman is yung initan ng tubig. Tapos may pichel din sila. And 2 baso and 2 cups. So, hindi ko pa namin siya nagagamit dahil hindi pa naman kami nag-aalmusal dito. Since free nga yung breakfast namin sa baba. And then next naman, meron silang vault. O, diba? Hindi ko sure kung karamihan ba ng mga hotel dito sa Boracay is may pa-vault ng ganyan. And then next naman, meron sila at wala ito sa ibang hotel. Ang TV remote. Char! So, ayun na nga. At meron silang pa-ref. Pero ito ay walang laman dahil hindi naman namin ginamit ang ref na ito. And next naman is may TV to. And I don't know kung anong inch yan.
So, ito naman ang kama. Pasensya nyo na, magulo dahil kakahiga ko lang dyan. Next naman, ito ang second kama. Tulog ng aking kapatid. Yan. Ito yung kwarto. Ganyan. Super plain lang nung kwarto, pero it is spacious. As in, sobrang luwag nito for two people. Pwede nga ito pang four persons eh. So, let's go to the bathroom. Ayan. So, ito yung CR, yung bowl, and yung shower. Ayan. Bongga na, diba? And then, nalabas naman tayo sa ating balcony. So, ayan, dami po sinampay. Ayan, aircon. Ayan, pumasok na tayo. And then, meron din silang telephone. And ang pinakamaganda dito, guys, is meron silang Holy Bible. It just show na yung may-ari ng hotel na to is religious. Yan. Tapos, meron silang mga pakit. Meron silang parang hygiene kit. It composed of this tissue, alcohol. Nakalimutan ko yung iba pang kasama dun sa package. So, ayun, nakalimutan ko yung kasama dun sa package na hygiene kit nila. Pero, dalawa din yon at yung bongga, di ba? May pa-hygiene kit na sila dahil kahit naka-promo sila. Tapos, yung sa baba naman is dalawing swimming pool nila. Meron silang swimming pool sa east wing. Tsaka, may swimming pool din sila dito sa front beach. So, hindi ako masyado nakapag-video doon sa pool nila. Kasi, syempre, nakakahiya naman sa mga guests kung bibidyohan ko sila habang nagsiswimming. Siyempre, naka-swimming attire sila. Siyempre, baka ma-offend ko yung mga girls doon kasi siyempre, binibidyohan ko. Kahit hindi naman talaga sila yung binibidyohan. Since, naka-capture sila nung camera ko, parang nakakahiya or baka isipin nila pinabastos ko sila or something, diba? So, I have to be respectful na lang to the others or to other guests, diba? So, ayun yung pinaka-respectful way na wag ko silang i-video. So, papakita ko yung clip na sa baba kung ano itsura ng pool nila and I do swimming lessons there. Wow. Swimming lessons? Akala mo talaga marunong mag-swimming. Subscribe na! Tapos, ito yung overall verdict ko dito sa La Carmela. So, number one is yung sobrang ganda niya in terms of yung room. Kasi sa room na to, it's too spacious. Masyado siyang malaki for two people. As in, bonggang-bongga. As in, magagamit mo talaga yung space niya. And may pa-balcony pa siya. And next naman, pangalawa kung ano yung gusto ko dito, is may free breakfast for 2 days. So, yung breakfast nila guys, hindi siya tinipid na putyo-putyong breakfast lang. Kakaiba yung breakfast dito and per set siya. So, marami kang choices. For example, ang set A nila is tosilog with complimentary soup, juice, coffee, or tea. Pwedeng, yung tosilog siya, I mean, syempre, pag binili mo is sinangag, diba? Pero, pwede ka namang mamili kung medyo health conscious ka, meron silang kapalit nun, bread and butter. So, ayun. Tapos, set B, ganyan, tapa, something ganyan. So, may choices ka, maraming variety of food na pwede nilang i-offer sa'yo.
And then naman, next is yung food, yung lasa talaga. Super, hindi naman siya yung super, super sarap talaga. Pero, it really, ano to? Sulit yung pera mo sa binayad mo for that specific amount. So, for example, meron silang lunch buffet and dinner buffet. Pero, ang buffet na to is assisted. So, para kang umaattend ng binyag. So, kailangan yung plato mo, aabot mo lang ganyan, tapos sila yung magsasandok sa'yo. Siyempre, they need to follow the protocols, di ba? So, ayun, lahat naman ng na-taste ko dun sa buffet na yun is masarap. As in, parang hindi siya tinipid sa recados, hindi siya tinipid sa seasoning. Wow! Tapos, very flavorful siya, except lang dun sa parang fish nila. May mga dish kasi lang na fish, parang fish fillet kinemeng ganito, tapos fish kinemeng ganon. So, pero hindi ko lang masyadong bet yung fish na yan kasi I don't know anong klaseng fish yun kasi fillet na siya eh, di ba? Sweet and sour. So, expect natin parang nakabalot na siya or coated na siya sa isang harina or something breadcrumbs, di ba? So, ayun, ang overall na masasabi ko dito sa La Carmela de Boracay is sulit. As in, sobrang sulit dito sa La Carmela dahil naka-promo sila ngayon, guys. If you are planning to go to Boracay, La Carmela is a must try. As in, book your hotel na dito sa La Carmela dahil excellent ang kanilang customer service from booking or inquiries until na makarating ka dito. Super pleasant ng mga employees or staff nila here kasi igaguide ka nila at sikasuhin ka talaga nila. So, ayun. And if nagustuhan mo tong video na to, please, please, please don't forget to subscribe and click the bell button for the notifications para update tayo sa mga bagong vlogs na in-upload. Bye-bye!